Hasta la bizarres idol. La yeah, high water. Ayun, no? Magandang gabi po. Magandang araw sa inyo lahat. Siyempre po, dito po tayo ngayon upang talakayin ang or mag-react tayo doon sa reaction video ni Banat Bay sa panood niya sa asawa ni Yorme na si Ma'am Dainy. Diba na, exit? Madali na natin to dahil kanina pa tayo nakakuha ng 10,000 likes at saka $3,000. Guys, ayun nga pala. Syempre, shoutout sa mga classmate ko sa Villa Roman. Nagkagulo sila sa post ko. Sorry! Ayun, syempre, dito po sa channel natin, gusto lang natin sana ng entertainment. At syempre, makibanat-banat lang. Makunti-kunti. Ayun, simulan na natin. To. Grabe, grabe. Bag. Tuntuwa na siya. To. Alam mo mga manluloko. Alam mo yung kunyari sa Quiapo, yung may pinapatayaan na. O ito yung card, hanapin mo kung saan. Kaya lapit. Kung tayo medyo bumunta sa... Pero galing ha, kasi matagal na rin nag-ulit. Ano, gusto ko lang basahin ulit ito. Sinensakin ito ni ano eh. Ayun. Dada eh, sabi ko, galing naman. Lagi nila sinasabi si Isko, lagi nagmamadali. Aba, dapat lang. Totoo ayun naman, hindi pwedeng mas mabagal tayo kaysa sa problema. Ang problema lang kasi, ito si Batoy, paibay mo na sinasabi. We need someone who can act fast as a man of action and he can do it the fastest time. Fastiest. Who's the fastiest of them all? Guys, walang ganun na. Merong ugliest, may prettiest, may laziest, pero fastiest. Baka fastest. Naloloko ka naman. I'm... Totoo naman, no? Alam nyo... Totoo pa daw. If there's one thing na gustong-gusto ko talaga sa katangian ni Yorme, eh yung bilis kilos. Napaka-importante ko kasi yan kasi sabi ko nga sa inyo eh. Ayun, tayo ang bansang... Bilis kilos. We always procrastinate. Spend procrastinate. Ay, akala nyo ha? Procrastinate. Ibig sabihin yun, no, laging pinagpapabukas. Hindi. Walang... Yung procrastinate, dinidelay niya lang lagi yung ginagawa niya. Hindi niya dinidelay para bukas. Kasi ipagpabukas, walang ano yun. Indefinite yun. Sige. Okay na. Lusot. Ugali natin yan eh. Yung pwede naman tapusin niya. Hindi kami. Kayo, ikaw lang. Yun. Eh, lagi yung nagpapabukas. Yan o ang... Ewan ko ba kung kultura yan o kaugalian ng Pilipino na mahiling, hindi, bukas na lang. Pero kay Yorme, hindi ho ganyan. Bilis kilos ho kay Yorme. Oy? Bilis kilos na. Tinangan. Asan ba siya yung pasok? Ito, panoorin natin. Oh, sige. Yorme, pasok ka nga. Tingnan natin. Ah. Na, wala na. Hindi naman mabilis. Dandan lang. Naloloko. Hindi ganun kabilis. Ano, smooth. Tsaka, yung fastest, hindi ka, dapat kasama niyan efficiency. Hindi mo magiging successful kung fast lang. Di ba? Kita, tumatalino na ako. Lay natin. Sinasabing nagmamadali daw si Yorme na tumakbong presidente, bata-bata pa, huy, hindi bata na si Yorme.
Ano? Palang bata. Oh. Pero mas matanda yun sa akin, ha? Totoo lang. Ano naman? Bata. Hindi naman yun, eh. Madalas, sinasabi, ano siya, tatakbo ka agad, pero kasi ambisyoso. Di ba, sabi mo? At syempre, hindi natin makakalimutan. Ayan. Ang pinaka-ambisyoso. Ayun. Pinaka-ambisyosong kandidato sa 2022. Walang iba kung hindi yung tatlong taong pa lang naging mayor eh, gusto na maging presidente. Di umano. Di umano. Oo nga, huwag ambisyoso daw eh. Eh kasi dami mong sinabi dati. Huwag ka kasi masyadong madami sinasabi. Pasok. Alam ko naman yun. Pero mas matanda pa sa akin yun. Matanda na yun si Yormi. Mukhang talagang bata. Hindi ko nga maintindihan dun eh, kahit na naarawan. Mukha pa rin ano, mukha pa rin bagong paligo. Ba't pa ganun kasi yun? Kakainis ano? De, pero totoo po, alam nyo, ganun yung isang bagay na gustong-gusto ko kay Yormi. Yung bilis kilos niya, di ba? So, sa survey 75 si Isko, nangunguna. Saan survey yan? Ah, UP Ayun. Survey. Oo, correct. Survey, oh. Correct ka dyan. Sa UP survey. Ha? Oh. Sa UP survey, nangunguna si Yormi. Talaga? Saan? Ay, pakita mo. Ayan, ayan, oh. I-click ninyo. Philippine Catalog. Ha? San ba ito? Ha? Sige, hanapin natin yung Philippine ayan. Catalog. Okay. Naglalaban sa second place, ha? Mga... Sige. Ano masasabi mo dyan? Makikita nyo yan sa Philippine. Oo, oh, kikita na. Philippine Catalog na yan. O, Diego Latigo. O, yun. Oh. No. Click natin. O. Oh. Bakit silang dalawa lang dito? Battle nga yan ng ano, ng number 2. Hindi na kaya yung pang number 1. So, nagsasurvey na ako sino magpapangalawa. I smell something, ha? Bakit sila dalawa lang? Nagulat siya. Bakit sila dalawa lang? Baka pinipiling nila na number 2-0, Bredo. Ayaw pa po. 50-50. Ati na sila. Nge. Ah, oh, basta, ano nyo sa Philippine Catalog, ha? Ayan, oh, link. Oh, nandyan yung link. Oh, binabati natin si isa pang vlogger dyan, si Makmak Pablo. Hello. Sino yan? Yan ang small bike. Ayaw. Ito ah, ito. Meron akong papakita sa inyo. Ang ganda ho nito. Sige, pakita mo. Nyo, noong napanood ko to, mahaba ito eh. Pero clippings lang ipapanood ko sa inyo. Mahaba niya, pero clippings. Bagay na ito kung saan in-interview ni Boy Abunda, kasawa ni Yormi at saka yung anak niya. Alam mo, ang layo. Ay, talaga. Yung ano niya rin, talaga, layo. Yung ano, pagka-veteran siya sa pagbablog, talaga, evident. Nang interview ni Boy Abunda at saka yung asawa't anak ni Marcos. Ay, talaga. Ayan, ha. Huwag kayo nagpapanayla sa ganon. Yung nakita lang ng interview minsan, tapos may nag-compare na, tapos ginudge na. Kitang-kita mo nang may lalim. May lalim yung pamilya. May lalim. May lalim pa daw. Uto. Ito kasi. Guys, yung mga mabababa, ganyan talaga. Malalali. Isa, Netflix. Ay, Netflix. Sabi ko nga eh. Diba, ano yung sinasabi ko? Dati pa ulit-ulit. Yung kandidato nyo, kumukuya-kuya-kuya lang, nanonood ng Netflix. Oh. Kinonfirm! Ang asawa, talagang nanonood ng Netflix. Nakapanood ng Ant-Man, tapos sinabing ako, itatakbo na. Diba, sabi ko sa inyo eh, dito sa channel, walang fake news. Kahit panunood sa Netflix, confirm. Talagang galing niya. Eh ano ba yung sabi mo dati kay ano, kay Isko? Ito yung nakakatakot. Bakit? Oh, marami bakit? Talagang Pilipino na nanonood pa ng teleserye.
Yan ang gusto ng mga Pilipino. Yung bang ganyan teleserye, yung inaap oh. Eh. Ganyan. Kaya sa totoo lang, mas nakakatakot to kaysa dun sa mga loyalista na nandyan, banggitang BBM. Kasi ano para sila BBM? Sus, ito yung ano eh, ito yung expert. Expert to. Sabi ko sa inyo, saludo ko eh. Sino ba? Sabi ko nung pinapanood ko to, ang galing nito ni Isko. Panalo. Ang galing! Eh, hindi mo parang alam. Oh. Diba ang bait-bait niya na ngayon? Palakpak! And the best actor goes to Mayor Isko! Ay, confetti! Galing! Congratulations, galing. Mayor Isko, for winning the best actor award! Oh. Oh, galing talaga, diba? Panalo! Panalo! Saglit lang to, dapat 15 minutes na yung video natin. Kaso tagal. Oh, etong interview ni ano, kapiraso oh. Na i-play natin. Ang kapiraso lang. Interview. Ayun, sakto, kapiraso lang. Ni Boy Abunda, panoorin nyo ito ha, buong-buo. Kasi dito ayun. Naman. ano mga kapiraso? Buong-buo. Kulit mo. Ikilala ko anong klaseng katauhan ni Yorme. Ayun. Galing niya eh, no? In-interview yung asawa, nakilala niya si Yorme dahil sa pag-interview sa asawa ng isang beses. Mga reference niya. Ay, teka lang. Kalbo. Sa Banat ba, may tanong lang ako. Totoo ba na ano, kay ni Ninyo, pagkalbo daw ba, masamanta? ay, buhok ako. wait lang, sige. Pasok. Have it your way. Would you want Mayor Isko to be president? Of course. Different situation now. After what happened, or worse than the pandemic, nakikita mo naman yung nangyari sa Pilipinas, ang nangyayari sa atin ngayon. And the way he handled the crisis here in Manila during the pandemic, masasabi ko, kaya niya. Galing magsalita, no? Tsaka kagalang-galang din naman talaga siya. Ulitin natin. Different situation now. After what happened, or worse than the pandemic, nakikita mo naman yung nangyari sa Pilipinas, ang nangyayari sa atin ngayon. And the way he handled the crisis here in Manila during the pandemic, masasabi ko, kaya niya. Kaya niya. Because itong pandemic, ito yung parang testing eh. Kung paano tayo makakuha ng mabuting leader, kung paano... Dito pa lang, alam mo, kitang-kita muna talaga na meron ito si Yorme. Anong meron? Di ba? Guys, sa atin, ang meron, yung parang may kaya, di ba? Ay, si Yorme, meron ah. Yun eh. Yun sa amin, ha? Pero sige, i-analyze nyo. Si Madam na Dainy, wala naman. Hindi naman long hair. Hindi siya nakakapag... Di ba? Wala masyado makeup. Yung damit, t-shirt lang. Walang alahas. Walang earring. Necklace. Anong meron? Ito talaga, manloloko na. Kasi yung asawa pa lang, kitang-kita mo na eh, walang patumpik-tumpik eh. Nung ay, tinanong siya kung presidente nung ano, of course. Bakit? Kita ko yung asawa ko nagtrabaho eh, itong pandemya. Oh. Diba? Totoo naman, kitang-kita ko nagtrabaho yung asawa ko nung pandemya at naitawid namin. Ito to nga. Oh, sige. Ang problema ko, you want to be a leader. You want to be a higher, sabihin na natin higher yung call mo to be a leader ng buong bansa. Oh. And yet, the small things sa Maynila, hindi mo maayos. Oy?
Gusto mo bang ayusin yung mas malaking problema natin? Tama. Ang katalang mukha mo. Hindi, di ba? Ibig sabihin, gusto mo ayusin yung buong Pilipinas, yung problema ng Pilipinas, yung mga malilit yung problema, hindi mo maayos. Saan ka nakakuha ng kapal ng mukha? Makabili nga. Dire-diretso siya. Biruin mo. Oh, saan naman nga naman? Ito kain tae talaga. Sige, tuloy mo. Nahiyain kasi ko eh. Di ba? Ayun. Ano? Ano ba? Ay, nako. Banat. Sige, tirahin mo. Responding. Nitong pandemya. He'll be able to bring this to the whole country. Wala, hindi nga ito kaya. Sabi ni Manot Bahia. Proof. Ito na eh. Look around you. Paglabas mo pala ng pintuan na ito, makikita mo na. Kami ang nauna lahat sa testing, sa pagbabakuna, at saka is very proactive eh. Ayun. You know, yung bang malayo pa lang, nakikita niya na yung kung paano siya mag-a-adjust. Ayun. Tingnan mo, di ba? Yan talaga. Yan yung bagay na nakita ko talaga din kayo. Hmm. Sa sandalian ko siyang nakasama, nakita ko yung... Sandali mo lang nakasama, yan ka... Conflict na naman niya. Tama yung ano niya, yung sinasabi niyang proactive na malayo pa lang nakikita na ni Yorme yung problema. Paano ba yun? Layo na yun. Problema ba yun? Gato! Tanga! Sige, pagbigyan. Ganun na ganun. Sabi ko nga eh, ang galing. Na-meet ko din to sa... galing eh. Ito, galing na galing siya eh, no? Parang matagal, siguro ilang beses niya napansin, ilang beses niya nakita, tapos galing talaga to. May one time doon sa opisina ni Yorme, talaga ho silang ano, alam mo yung... One time lang. Ko siyang nakasama, nakita ko yung tama yung ano niya, yung niyang proactive na malayo pa lang nakikita na ni Yorme. Oh, sige. Ganun na ganun. Sabi ko nga eh, ang galing. Na-meet ko dito si Madam eh, one time doon sa opisina ni Yorme. One time lang ha. Nagalingan na. Guys, syempre para ma-judge mo na magaling ang isang tao or mag-age, dapat may consistency. Ay, magaling, magaling, magaling. Ayun, diba? Eh, pero kung magaling ngayon, bukas, hindi siya magaling. Ano yun? Hindi magaling yun. Chamba. Talaga ho silang ano? Alam mo yung parang aktibo. Parang ano? Parang anong tawag doon yung energizing. Pareho silang ambit. Makita niya, sa opisina na talaga ganun sila. Sila Yorme. Ano yun? Kilis kumilos, nagtatrabaho. Kaya nga sabi ko... Yung bilis, paano mo ba makikita yun na nagbibilis dun na magtrabaho? Tapos isang araw lang, nanluloko to. Alam mo, the secret of Yorme, siyensya ka na Yorme ha, pero ang sekreto mo, hindi yung sarili mo. Sino? Ang sekreto mo, yung asawa mo. Kung wala yung asawa mong ganyan, mahihirapan ka. Sabi ko sa'yo, buti na lang yung asawa mo, iba rin mag-isip. Kasi talaga? Magagaling na kalalakihan. Pero hindi nila mailabas yung potential nila kasi yung asawa nila, buisit. Guy, Manateros, walang asawa yan ha. Nag-preach nang walang, nang di niya nangyari sa kanya. Wala nang asawa yan. Ano naman? O, saan niya nakuha yung info? Marites. Sabi ko sa inyo. Ganyan yung mga chismoso. Sabi ko sa inyo. Ano dapat meron niya? Ito, totoo to ha. Yung mga sinasabi ng mga nagsisinungaling. Marang, alam nyo, sa kasaysayan,
history, even in Old Testament, babae talaga. Tama. Dahilan ng pagbagsak o... Tama yun. Sila, ano, Samson, si Abraham, diba? Sila King David, ayun. Babae ang kinabagsak nila. Si Solomon, di ba? Oh. Di kaya ng tagumpay ng hari. Tagumpay. Walang ganun. Sino? Si anong verse diyan? Mani, turuan mo to. Walang verse sa Old Testament na sino naging matagumpay dahil sa babae? Ano? Ano? Lagot ka dito. Gago! Tanga! Inutil! Talantado! Ano kasi makulit? Mani, tama na. Mali. Ano mo na naloko ka na naman eh. Lagi niyong tatandaan yan. Babae. Bakit? Kasi katuwang yan eh. Yan ang kalhati ng iyong pagkatao. Yung asawa mo. Pagpalpak ang asawa mo. Pag elit. Ang nakakat... Ako, kaya ako natat... Pwedeng tama naman yung sinasabi niya. Kaya lang... Wala asawa to. Puro vlog din. Tista ang asawa mo. Pag wala sa hulog ang asawa mo, pag lutang ang asawa mo, pati ikaw lutang. Yan ang Oh, ayan, Emong ha. Hindi ako yung may masabi lang. Yun. Totoo. Kaya nga ako sabi ko nung nakita ko ito, nag-observe ako. Hindi kami masyado nag-usap ha. Natakot siya magsinungaling eh. Sabi niya, eto nakita kami ha, pero di kami masyado nang usap ha. Eh parang baka mahuli, makita ni ma'am dahil nito. Sabi niya, hindi kami nakapag-usap, inamin ka. Anes. Alakbakan! Hindi siya nakausap, hindi ko siya na... Pero ino-observe ko yung galawan niya, pati yung kung paano niya ihanda si Yorme para humarap sa tao. Paano niya Mahina ka nga mag dyan. Naloloko ka na doon. Pati ikaw lutang. Yan ang totoo. Kaya nga ako sabi ko nung nakita ko ito, nag-observe ako. Hindi kami masyado nag-usap ha. Hindi ko siya nakausap. Hindi ko siya na... Pero ino-observe ko yung galawan niya, pati yung kung paano niya ihanda si Yorme para humarap sa tao. Kung paano niya kasi... Guys, isang beses niya lang nakita. Daming nakikwento, galing. Pero guys, paano mo ma-judge na magaling? No. Tuwin yung mga bisita ni Yorme, sabi ko, ito ang secret weapon ni Yorme. More than anything else, oo, matalino si Yorme, magaling si Yorme. Asikasuhin yung mga bisita ni Yorme. Sabi ko, ito ang secret weapon ni Yorme. More than anything else, oo, matalino si Yorme. Ito, sinasabi ko sa inyo, ang layo ng pinagkaiba ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, hindi lang atapang atao. Ang problema, itong mayor nila, si ginagaya lang yung tapang ni Duterte, pero yung talino wala. Gets ninyo? Gets ninyo? Ano ba, matalino o hindi? Ang kulit na ito. Nawala na ako. Asan yun? Eto, panoorin natin. Yor. Hindi ko na alam. Teka lang. Ayan. Ang gulo niyo.
Sige. Pasok. Galing si Yorme. Pero itong asawa niya ang secret weapon niya. Yun ang totoo. Yan ang... Ayun. Sorry, Yorme. Ito, dati sabi niya, secret daw ng mga politika. Kademonyo. Eh, pero yan talaga nakikita ko. Minsan pangit yun, ha? Isi-secret mo yun. Inilalapit niya sa tao para ikaw na mismo. Wala ka ng excuse. That's it. Si Boy Abunda, well-modulated yung boses, eh, no? Patrick? Kung ikaw ang masusunod, would you want Papa to be president? Of course. With all my heart. Bakit nandiyan sila? Ang layo, ah. Hindi. Hindi naman kamukha. Layo. May salamin lang. Pogi ni Amos, ah. Dapat saglit lang to. Agree wholeheartedly with my mom that my dad, I think, is the man for the job. Like she said, we have the receipts to show for it. We had an amazing COVID response, which I think he can replicate to the entire country. Ang layo ni Charis! Sa itsura. Si Sandro sinasabi niya, hindi mo pwede kumpara kahit anong aspeto. Ano ka? Ang layo ni Jake Cyrus dyan! Hindi, alam mo yun, yung hindi nag-i-stutter, hindi yung... hindi, of course! Guys, wala pang isang minuto nagsalita. Bilib na bilib na itong gagawin to. Mga bobo! Pero 10 seconds lang nagsalita. Ay, hindi nag-start. Guys, pag pinanood natin to ng buo, sigurado mahuhulihan natin ang stutter yan. Si Wamos. Pag nakita niya, may stutter siya. Tingnan mo yung tatay mo, president. Of course! We have the receipt! Meron kami resibo! Saan na yung resibo? Guys, yung resibo, walang kwenta yan, ha? Hindi naman walang kwenta, pero hindi yan yung final. Ang matindi. Yung audit. Yung, ano yan? Yung resibo, eh ako pwede magpakita. Ayun, resibo, may pirma pa. Receipt. Bilib na bilib sa resibo. Mabilib ka pag inaudit yan, tapos nagtali. Pero resibo, bilib na bilib ka. Mga bobo! Guys, parang nagsubmit ka ng ebidensya sa korte. O kaya may witness ka. Ano sasabihin sa'yo ng court? Ay, ano yan? Okay, panalo ka na. Acquitted! Hindi ganyan. Man, may bilib na bilib sa resibo. Sa bagay, dahil may bilib sa resibo eh. Ito talaga! Hindi ka tulad nung, ay, you know, sometimes she... Kasi it's because, you know... Ito, panoorin natin. Diba, kita mo, kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, yung mga undecided, panoorin ninyo yung interview nung asawa ni Bongbong Marcos at saka yung anak niya, at panoorin ninyo interview nitong asawa ni Yorme at yung anak niya. Dito pa lang. Panoorin niyo yung interview. Para maasarto. Huwag niyo panoorin yung kila... kila Ma'am Dainy. Panoorin niyo lang yung kay sa asawa ni Bongbong at kay Sandro. Kita mo na kung sino ang dapat maging pangulo. Kita mo. Iboto nyo. Ang galing sa interview ng asawa at ng anak. Iboto nyo. Kasi
doon pa lang makikita na magaling na magiging pangulo, magiging magaling na pangulo. Palakpakan. Malayong malayo. Kitang kumamos na babad na siya. Ay nako, alam nyo. Dito tayo magtatapos sa asawa. Uy, grabe. Walang asawa yan eh. I-forward natin. Nakalandyak lang po. Anyway, dyan po tayo magtatapos. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo ito. Oh. Lalo na ho kayong mga kalalakihan na ang tumitingin lang sa asawa ay depende sa ganda, depende sa puti, depende sa bata. Alam mo, sinasabi ko sa inyo, wag. Dahil ho, yung mga panglabas na itsura ng tao, sandali lang mo yan, mga 10 taon lang niya. Imagine nyo ito. Imagine! Walang kwenta. Imagine nito. Wait lang. Imagine ko. Gago! Inutil! Tarantado! Guys, walang asawa yan. Maniniwala kayo. Ah, sige. Si Yorme, i-play natin konti para makita yung mukha niya. Ayan. Oh, sige. Guys, tingnan nyo. Yorme, paano ba kung kunyari ang mapangasawa mo eh ano ba mas gusto mo? Hindi maganda pero matalino? Or gusto mo ba yung bata? Maputi, maganda, tapos hindi kagandahan yung ugali at hindi pagpalagay mo nang hindi magganong matalino. O yung hindi maganda, hindi sexy, hindi maputi. Tapos matalino. Para saan mo may kukumpara yan? Gusto mo yan? Ano yan? Parang kape. No? Oh. Tsaka yata yun eh. Yan asim. Kita niyo yun. Walang asim. Ayaw niya yun. Banat na yun. Pwede tayo magtanong. Wala pala tayo. Wala kasing ano eh. Na prepare. Ayan na lang si Manny. O sige, tanong tayo. Ito wala, nasagot na natin. Guys, wala talaga na prepare. Ayun, so sana na entertain. Wala daw akong laging magandang pagtatapos eh. So yun, confetti. Paro-paro-G. BBM. Ayun. So, dito po natin tinatapos to, no? Okay naman. Yung tapusin lang natin to sa lagi ko sinasabi. So, guys. Lagi nyong tandaan. Sana na-entertain kayo. Lagi kayo masaya. At lagi nyong tandaan na ang taong natutulog ng may makatimpwet ay gigising ng may mapahong dalire. Thank you! May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipo. Walang Gcash ngayon.